mga nakikinigo, pwede, parang awa nyo na. Itigil nyo muna ang ginagawa nyo. Huwag muna kayong magluto. Huwag muna kayong kumain, ha? Huwag muna kayong magbati ng itlog. Huwag mo po muna kayo na kung ano-ano. Tigil po muna, ha? Lahat ng gawain ninyo. Okay? Huwag muna ho kayo magsaing, ha? Huwag muna ho kayong ano. Makinigo tayo, ha? Kasi ito ay seryosong bagay. Kailangan nun natin pakinggan to, ha? Pakinggan nun natin. Pakinggan natin. Ha? Pasok, Miss Angelica, Panganiban. Okay, lights, camera, action! Magandang gabi po. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam. Ano po yun? Ako po ay ampon. Ay! Lumaki ako sa isang pamilya na hindi ko naman po kadugo. Pero ni minsan, hindi ko po naramdaman na hindi nila ako kapamilya. Kahit pa hindi ko sila kadugo. Sa susunod kong buhay, sila pa rin ang hihilingin kong maging mga kapamilya ko. Tulad ng pagmamahal na binigay sa akin ng ABS-CBN, niyakap po nila ako ng buong buo. Tamang-tama talaga yung tugtog, ano? Pang maalala mo kaya yung kanyang intro, eh. Hindi nyo nalalaman na ako po ay, ano, may ganong eksena, ha? May ano, eh, merong kailangan maramdaman ninyo na ako po ay daan talaga, eh. Ako po ay, sabi ko na, siya ko nagsabi, hindi ko ako, ha? Baka akala nyo ako. Ako po ay ampon. Ganyan-ganyan sa eksena. So, pang maalala mo kaya. Pasok, Miss Charo Santos. Pasok! Tinanggap kung sino ako. Binigyan ng pangalawang tahanan. Okay. Sila ang naghubog sa akin kung sino ako ngayon. Sila ang nagturo sa akin kung paano manindigan. Maging matapang. Okay. At magbigay ng galing sa puso. Okay. Kaya po bilang gante, nais ko lang po talagang ibalik yung mga natutunan ko. Isa na doon yung pagbibigay ng serbisyo at tulong sa kapwa Pilipino. Next naman. Palakpakan. Bilang isang artista, ginagampanan namin, ginagampanan ko ang bawat karakter ng buong... Hindi nyo napansin? Lahat sila naging matulungin. Lahat ng artista ngayon naging matulungin. Ano ba to? Kawang-gawa ba yung pag-aarte ninyo, yung pagdadrama-drama ninyo sa TV? Ano to? Libre ba yun? Bakit parang ano, ang dating utang talaga ng loob ng mga Pilipino yung servisyo ninyo? Yung pag-aarte ba, servisyo ba yun? Hindi ko maintindihan eh. Kasi bayad ho kayo dun eh. Binabayaran ho kayo. So parang medyo may utang na loob kami sa inyo. Ganun ho ba yun? Tanong ko lang naman. Hindi ko naman inuusgahan ka. Tinatanong ko lang naman. Ha? Kasi ang dating talaga, lahat kayong mga artista ngayon naging matulungin na. Nung nawala yung franchise nyo, lahat kayo matulungin na. Gusto ninyong tumulong bigla. Anong nyari? Anong nyari, ate? O, pasok ulit. Lights, camera, action. Walang labis, walang kulang. Ang hinahanap po sa amin, ang aming mga tagapanood, ay katotohanan. Oo nga. At yun ay makakamit lamang po namin kung malaya kaming gumagalaw sa espasyo ng pamamahayag. Oy! Hindi ah, I disagree. I totally disagree. So ibig mong bang sabihin, hindi ka na pwedeng magsabi ng mga totoong bagay kung wala ka ng espasyo ng pamamahayag? Ano bang mga ganyan? Ang gulo! Basta, alam mo yung basta... Alam mo, ayoko na magsalita ha, pero sa tingin ko lang ha, may binabasa to. Yung style na ganyan na yung... Basta lang maikunik eh, yung kailangan, meron kang, mas magiging matotoo kami kung meron kaming kalayaan pamamahayag. Ha? Bakit? Hindi ba kayo pwedeng maging totoo? Basta-basta lang? Lahat naman tayo may kalayaan pamamahayag. Wala namang pumipigil sa atin. Ah, nandiyan pa kayo, nagbo-broadcast pa kayo. Ayan nga, dadaldal nyo pa eh. Non-stop yan pagdadrama ninyo eh. Oh, ano sinasabi ninyong kalayaan sa pamamahayag? May news pa rin kayo. So, asan doon? Anong parte doon? Hindi ko magets. Anong parte na wala na kayong kalayaan sa pamamahayag? Yan na naman tayo eh. Nainis na ako. Naniniwala ako na mahalaga ang kalayaan para sa katulad kong artista. Ang maipahayag, ang aking saloobin ng buong tapang at walang halong takot. Kailan pa kayo naging political, mga artista? So...
Yung pag-franchise-franchise na yun, naapektuhan yung pagiging artista ninyo? Wala ka naman sa news. Hindi ka naman nagbibigay ng opinion mo sa news. Wala ka naman dun. Hindi ka naman political nun. Tapos kung gusto mo magbigay ng opinion mo sa politika, uy, post mo sa IG mo. Ang dami mga pinopost na walang kwenta dyan eh. Tapos bigla ngayon, naging political na ka, naging makabayan na kayo bigla. Naman o, ate naman o, Angelica naman o. Pasok! At bilang isang artista ng bayan. Oy! Oy, walang level yon. Yun ang kataas-taas ang level. Ha? Yun ang hindi mo, andal, huwag ka maingay. Hindi mo na matatarok ng isip ko. Artista ng bayan. Iba, pero may point siya. Ha? Medyo ano eh, malalim eh. Kasi kung iisipin mo, artista kayo ng bayan. Bakit? Ano bang ginawa ninyo na para sabihin kayong artista ng bayan, para sa bayan, o ano bang bayan? Malalim eh. Pero pwede rin marahil totoo kasi sobrang artista ninyo. Hanggang ngayon, drama pa rin ang inaatupag ninyo, nagdadrama pa rin kayo sa kalagitnaan nito. Talagang artista kayo ng bayan. Talagang artista nga kayo, puro arte lang. Yan ang totoo. Kaya ka naging, pwede, mas totoo pa siguro yun eh. Artista ka ng bayan kasi puro, kayo mga artista, puro kaartehan lang pinaggagawa ninyo. Walang katotohanan. Nako, pasok! Tayo ang magsisilbing boses para sa mga hindi makapagsalita. Oy! Hindi ah! Huwag mo namang anuhin, huwag mong angkinin. Ang boses ng masa ay hindi kayong artista. Te! Boses kayo ng mga sponsor nyo. Huwag namang ganun. Boses kayo ng mga kinokomersyal ninyo. Ang boses ng masa ay ang social media. Hindi kayo. Kailan pa kayo naging boses ng masa? Sige nga ho, paki-explain sa akin. Paki-sagot, kailan ka pa naging boses ng masa? Kailan mo tinakil ang problema ng masa? Kailan mo pinag-usapan sa IG mo ang problema ng masa? Kailan mo tinakil ang problema ng mga Pilipino patungkol sa COVID na yan? O, mga problema sa labor case, kailan pa kayo naging boses? Yung totoo, ate. Eh, tinakbuhan nga, di ba? Sinabi nga nila journalist, tinakbuhan kayo ng mga dating empleyado ng ABS-CBN. Hindi ikaw, in particular, ha? Yung mga boss nila, tinakbuhan nila. Ano sinabi? Ay, wag akong kausapin mo dyan. Pare-pareho tayo mawawalan ng trabaho. Mga kasama mong broadcast, hindi pala ikaw. Mga nagtatrabahong broadcaster sa ABS-CBN, ha? Yan ang sinabi. May pahoy-hoy gising pa. Pero nung in-approach sila ng mga empleyadong hindi kinasuhan ng ABS-CBN, hindi sila pinaglaban. Tapos sasabihin mo ngayon, boses kayo ng mga Pilipino? Kalokohan naman yan, ate. Huwag naman tayo maglokohan. Yan ay isang kasinungalingan. Kasinungalingan na kayo ang boses. Hindi ho totoo yan. Huwag niyo ho kami pinagluloko. Parang awa niyo na. Kailan? Sige nga ho, ate. Pakicheck mo nga yung IG mo. Check mo nga yung lahat ng Twitter mo. Kailan kayo nagsalita? Ngayon na lang nawalan kayo ng franchise? Kayo naman, oh, pinagluloko niyo kami. O, pasok. Tenga para sa mga hindi makarinig. Ay, nako. Kailan pa kayo nakinig? Yung totoo, ate, kailan pa kayo nakinig sa mga tao sa Pilipino? Nakikinig kayo sa sponsor nyo. Panay nga ang promote nyo ng sponsor ninyo eh. O, diba? Boses nila kayo. Doon kayo nakikinig sa kanila. Pinopromote ninyo yung mga sponsor ninyo eh. Huwag kami. Kailan ba kayo tumulong sa aming mga masa? Kailan pa kayo tumulong sa taong bayan? Kailan pa kayo naging concern sa amin? Ngayon na lang na may nagkakaproblema yung franchise ninyo. Ate naman, no? Parang awa naman. Huwag naman tayo maglokohan. Loko-lokohan na to eh. Pasok! At mata para sa mga hindi nakakakita. Uy! Kompleto, ha? May tenga. May ano yung dali, baka may ilong din yan, ha? May tenga, bibig. Ano pa? May mata. Ha? Tingnan natin kung baka ng boses pala boses, hindi pala bibig. Boses, tenga, okay? At saka mata. Okay, antay natin, baka pati ilong kayo na rin. Pero pwede rin yung gusto namin yung ilong nyo. Ha? Gusto ko itong paltan tong ilong ko kay Doc Eric Yapuang ko ng Icon Clinic, ang the best na nagpapalit ng ilong. Ha? May promotion yan, Doc Eric! Friend ko kasi yan. Ha? Diyan o, ang sponsor ng mga girls. Ha? Okay. Pasok! Ilong, yung ilong. Tayo po ang magiging sandigan nila. Hoy, kulang ate, yung ilong! Ang bira naman, oh. Sama mo ilong!
Di ba, may tenga, may mata, tapos may boses. Sama mo na rin yung ilong. Kawawa naman si Doc Eric Yabang ko niyan. Eh, sa totoo lang, eh, dami-daming ang artista sa inyo na gawa ang ilong eh. Hindi ko sinasabing ikaw ha, hindi ko sinasabi yan ha. Hindi ko alam kung gawa ilong mo. Pero kayo talagang ilong. Dahil, ang daming artista gawa ang ilong eh. Okay, dapat anin mo rin yun, kami ho ang ilong nyo. Kasi kaya nga ho kami nagpagawa. Ha? Para yung mga kapangitan ng ilong ninyo ay ma-imagine nyo sa aming mga gawang ilong. Diba? Salamat to kay Doc Eric Yapuanco ha. Lupit mo ha. Yung si pangalan nun, si Marlon, naging Sander. Ibang level yun ha. Pasok. Napalitan mo yung mukha, ugali lang hindi. Pasok. Dahil nalulungkot. Gustong tumawa. Gustong sumayam. Magbigay ng impormasyon sa panahon. Kailangan. Hoy, kaya na namin gawin yan. Marami yun sa YouTube. Marami sa Netflix. Marami rin yun sa TikTok. Doon nga mapapatawa ka, mapapasaya ka. Oh, manood ka lang ng sayaw ng mga ano doon, yung may pa ganun, o ganun-ganun, paulit-ulit na ganun. Matutuwa ka na eh, gagayahin mo pa nga eh. Hindi na kailangan ng ibesibian diyan, ate, pasok. Natin. Ito po ang aming responsibilidad. Responsibilidad. Pero higit po sa lahat ng 'yan, ano? Kaya ako piniling humarap sa inyo ngayon. Ano 'yon? Dahil nararamdaman ko ang agam-agam at walang kasiguraduhang kinabukasan nating lahat ngayon. Alam nating lahat na hindi lang kami ang talo sa pagpapasara ng ABS-CBN. Alam mo, may paagam-agam pa siya. Pustahan tayo, hindi ganito magsalita to. Pustahan tayo, yung totoo. For sure ako, taglist to magsalita ako. Kaya yung ano-ano, ay paagam-agam na tayo. Naiyak na ako po. Sorry, naiyak na. Wala pa naman tissue dito. Pasok. Halo sa laban na ito. Oh. Sa pagpapasara nila sa ating tahanan, hindi na po kayo binigyan ng kalayaang mamili dahil sila na po ang namili ng kung ano lang ang inyong dapat panoorin. Napagkaitang kami ng kalayaang mamili ng papanoorin. Ang papanoorin ba namin ay probinsyano o di kaya yung walang katapusang teleserye ni Dingdong Dantes? Alam mo ba ang pambansang B ay si Dingdong Dantes? Alam mo kung bakit, ate? Si Dingdong Dantes, lahat na ng babae dumaan sa kanya, leading-lady niya. Dati, talaga, si ano lang, pangalan yung asawa niya, yun lang si Marian. Ngayon, di ba, iba na talaga, lahat na, tumanda na siya. Yung mga artistang leading lady niya, puro baka babaihan ang babata na. Bakit ganun? So, siya na lang ang choice namin ngayon panuorin, yung ba sinasabi mo, ate? Hindi po ito tama. Hindi po ito tama sa bansa natin na may demokrasya. Sa bansa natin na dapat may kalayaang mamili at kalayaang makapagpahayag. Malaya naman kami. Meron naman TikTok eh. Meron namang YouTube. Ang dami, daming wannabing artista sa YouTube. Yung mga nagbablog na magjojowa. Di ba mga artista wannabe yan eh? Yung fraktang prank. Walang katapusang prank. Diba, may choice naman kami manood sa YouTube. Ang dami-dami dyan. Meron pa nga dyan, mag-aaway pa. Nag-aaway-aaway pa kuno sila. Tapos na ano pa yun, na news pa yun. Nag-aaway yung dalawa. Tapos ngayon, gagawa-gawa uli ng vlog na sila. Padalaw-dalaw pa, may bulaklak. Anong pangalan nun yung kulot-kulot ang mukha? Ay, mukha, yung buhok. Ang birang buhay yan, oh. Sino ba yun? Ewan ko, basta mga ano yun, mga artista wannabe. Oh, play. Hindi po tayo papayag na ilang tao na lang ang magdidikta sa atin kung ano ang dapat natin panoorin at kung ano ang dapat walang natin pakinggan. Walang nagdidikta sa amin, ate. Walang ipaglalaban nagdidikta. Ipaglalaban natin ngayon. Wala. Yung inyong karapatan at kalayaan na makapagpahayag ng inyong saloobin. At sana po... Pero ito, seryoso ito mga ano. Palit tayo ng konting mood. Alam mo, ito, dito lang ako naiinis, ha? Kasi ang dating, okay? Ang dating nito para sinasabi nila na tinanggalan tayo eh. Tayo mga lahat eh. Parang ang dating lahat tayo nagsasakripisyo. Parang ang dating lahat tayo, mali, hindi pala sakripisyo. Lahat tayo nagsasuffer na nawala yung ABS-CBN. Ha?
na parang wala na tayong mapapanood, nakasiyahan, wala na magpapaano sa atin. Sandali, sandali. Unang-una, ate, ulitin ko, 10 beses ko na ito sinabi, sana sumaksak sa kokote ninyo. Ha? Mm-mm. Sumaksak sa kokote ninyo. Uga-uga mo yung mga ulo ninyo, ha? Ate, okay? Ulitin ko, uga-uga ninyo yung ulo ninyo, tantingnan nyo kung saan may parte ng utak, ha? Uulitin ko po. Uulitin ko, ate. Na, pwede naman ho eh. Pwede naman talaga kayo umarte kung gusto ninyo. Pwede pa rin yung kayong gumawa ng drama series o teleserye ninyo. Napigilan ho, hindi dahil sa franchise. Napigilan ho dahil may COVID. Eh di ba nga ho, bago pa ho kayo mawala sa himpapawid, sa broadcast o sa channel, eh hindi na ho kayo masyadong gumagawa ng mga shooting, mga taping. Eh kasi bawal, hindi dahil sa franchise na wala. Kung hindi, dahil pinatigil kayo dahil may COVID. Walang kinaugnayan sa franchise ninyo. Pambira naman o. Ano ba? Paano nangyari o? Natigil ang taping ninyo dahil sa franchise o dahil sa COVID? Sagutin mo ako. Isang sagot lang ate. Sagutin mo lang ako. Miss Angelica Panganiban, ha? Ha? Tumigil ba ang taping ninyo dahil sa COVID o dahil sa franchise? Wala na kayo. Oh, simpleng sagot yan. Yan ang kasinungalingan na pinararatang ninyo eh. Yung ano eh, pinapalabas ninyo sa mga taong mga Pilipino. Ginagawa nyo kaming tanga. Buti na lang, 3% na lang kayo. Pasok. Din po kayo sa amin. Oh. Tandaan sana natin na hindi ABS-CBN ang kalaban ngayon. Hindi talaga. At talong hindi rin si Pangulong Duterte ang kalaban ninyo. At hindi rin ang kusino man ang kalaban ninyo. Ang kalaban ninyo ay hindi yan inasikaso noon pa. Ang tagal-tagal na niyan. 2014 pa yan eh. Alam nyo na yan eh. So, oh, ano pa? Ang may kasalanan niyan, ito ate ha. Okay, baka akala mo, eh bakit dinidelay? Kasi dinidelay ng camera eh. Ganyan-ganyan, dinidelay. Hindi ho. Hindi ho dinidelay. Ha? Ang ganito ho yan. Kasi ho, pap, dinidinig na ho siya bago mag-COVID. Tapos nagkaroon ng COVID, di ba? Dinidinig na ho siya. Ang may kasalanan talaga kung bakit tumagal, ang gusto kasi ng kamera, marinig ang parehong bahagi ng tao, mga tao. Gusto marinig ho yung opinion ng mga pro at gusto marinig ang opinion ng mga anti. Bakit to? Eh bakit yung GMA, bakit yung News 5, ang bilis na napasa? Kasi wala ho nagre-reklamo sa kanila eh. Eh sa inyo, ang dami ho nagre-reklamo, kaya ho kayo na-delay. So sa madaling salita, hindi ho kasalanan ng sino mang nasa gobyerno kung bakit kayo na-delay. Na-delay kayo kasi maraming reklamo sa inyo. Inis-isa na ho natin yan, mga dating empleyado. O, pati si, kinuwento na natin yung story ng isang broadcaster ninyo. O, kinuwento ka na rin yung na, taga Malacanang, ha, na nagbaano to. Parang beat siya, Malacanang beat ang tawag ata sa kanila noon. At sino pa? Baging si Jobert Sokal dito, may reklamo sa inyo. Ang dami-daming nagre-reklamo sa inyo. So, kaya kayo na-delay. Hindi ho kasalanan ng kahit sinong gobyerno ng o kahit kamara, senado, o executive branch, o maging korte. Wala hong may kasalanan yan kung hindi walang reklamo sa inyo. E di sana napaspasan na ho yan. E problema, ang dami reklamo sa inyo. Sa madaling salita, may kasalanan ito, e yung management ninyo. Sana noon pa bago mag-expire inayos na. Eh baka sabihin niyo walang panahon. Anong walang panahon? 2012 pa lang ata o 14, nakalimutan ko na ha? Kung kailan nagdemanda yung mga dating ano eh, hindi inayos. Sana kung inayos niya yan noon pa. Inayos yung mga nagrereklamo mga empleyado, edi sana ngayon tapos na usapan. Kayo ang may problema, hindi ho yung gobyerno. Kaya wag mong sasabihin na hindi ABS-CBN ang kaaway niyo. Oo, ganun din ang babaligtarin ko sa iyo. Hindi gobyerno ang kaaway ninyo. Hindi NTC ang kaaway ninyo. Hindi si Soldier ang kaaway ninyo. Hindi kamera ang kaaway ninyo. Yung sarili ninyo ang kaaway ninyo. Sana inayos niyo yan noon pa. Kayo ngayon, maatat-atat kayo. Gusto niyong dikdikin ng kamera para ano, influensya ninyong kamera. Nako naman ate. Ay, nako. Angelica Panganiban, aral-aral ha. Pasok. Hindi po ang mga artista na nagpapahayag ng kanilang saloobin ang kalaban ninyo. Ang issue ay free mass testing. Wow! 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 Biglang napasok sa free mass testing.
Ano kinaugnayan nun? Te, tuloy-tuloy pa rin naman yan. Hirap na hirap nga. Eto, although sabi ni ano ha, eto, sabi ni Spokes, eh wala daw plano. Pero sa tingin ko, I sorry, kakilala ho natin si Spokes, pero I think I disagree with him regarding mass testing. Kasi ho, habang tinitingnan ko, di-research ko eh, si Vince Dizon no, na nag-aayos ho siya eh. So may plano ho. Siya ang in-charge dyan eh, sa paggawa ng mga testing-testing. Siya ang nag-in-charge. Pati yung sa kung saan yung, di ba, paulit-ulit yung sinasabi yan pag may press briefing si Pangulong Duterte. So may plano ang gobyerno. Mali lang yung sagot ni Spokes Harry sa tingin ko. Ha, sa tingin ko lang naman. Pasok. Isu ay yung pagbibigay ng ayuda para sa mas mga nangangailangan. Oh. Eh naman, anong kinaugnayan sa franchise nyo nun? Inaayos naman ng gobyerno yan eh. Alatang nagbabasa to si ate. Kung sino man ang gumawa ng script mo, eto, yung gumawa ng script mo, magaling, magpaawa. Kasi o kung mga siguro tatanga-tangang mga Pilipino, yung mga 3% na naniniwala pa sa inyo, at saka yung mga Pilipino na nadadaan sa emosyon, ha, yung mga walang utak, ginagamit, puro puso, eh mapapaniwala nyo. So maganda yung script mo, panalo, pang drama, pang acting, pang awards. Pero kung pag-uusapan natin ay yung katotohanan, facts, malabo yung script mo, te. Anong kinaugnayan nun? Tuloy-tuloy pa rin naman yun, ha? Isu po ay ang pagiging handa ng ating healthcare system. Oh, talaga namang handa. Talaga namang handa. Ang isu ay ang kawalan ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino. Naks na biglang naging concern sa trabaho ng milyong-milyong Pilipino. Ate, eh, yung ano, yung nawalan ng trabaho sa ABS-CBN, hindi ka concern? Ha? Ano, bigla ka lang naging concern doon sa milyong-milyong Pilipino? Eh, yun ngang dalawa, lima, sampu, well, hindi ka concern? Kailan mo pinaglaban to mga to? Tanungin nga kita. Ha? Tanungin kita ate, kailan mo pinaglaban ito? Ha? Kailan ka lumapit sa kanila at nagbigay ng sino ba to si Journal? Eh, ano na to eh? Nagte-trending na to. Kausapin ko nga, puntahan ko nga. Ngayon, biglang hihirit ka ng ganyan. Milyon-milyon Pilipino nawawalan ng trabaho. Nakalokohan ha. Nakabibwisit. Naka-high blood na ako. Ha? Naka-high blood na ako. Pasok. Mat Kim Chu, salamat to. Pasok na ulit. Ang isu ay kung saan kukuha ng pagkain ang bawat pamilya. Grabe yung script niya, oh. Halatang-halatang scripted. Ate, halata. Hindi bagay, eh. Halatang-halata, ate. Huwag namang maglo... Ewan ko, ha. Ito lang masasabi ko, ha. Alam mo kung ba't ako napipikon sa mga ganito? Ginagawa kasing tanga yung mga Pilipino, eh. Yung parang ang ano, eh. Sige, gawin nating ano, magdrama tayo. Gawin nating tanga to mga Pilipino na to. Ginagawa nyo kaming tanga eh. Ate, ano kinugnayan nito sa franchise? Ha? Asikasuin nyo yung franchise, hindi ito. Asikasuin nyo yung pagkukulang ninyo. Yun ang ayusin ninyo. Anong pakialam mo sa mga Pilipinong nag-ano? Kailan ka pa naging concerned dyan? Ate naman, wag naman tayo maglokohan. Para mo ka naman kaming ginagago sa sinasabi mo eh. Hindi ko kami gago ha, pasensya na. Pasok! Hindi po ABS-CBN ang kalaban. Virus ang kalaban. Yan ang... Si Byron ang kalaban. Ako yun. Ate, hindi nyo napapansin, halata nagbabasa. Ha? Tingnan nyo ha, from time to time, paano mo malalaman na isang taong nagbabasa ng script? Ha? Ganito yan, magbasa. Titingin muna sa ibaba bago tumingin sa camera. Titingin uli sa baba, tingin sa camera. Titingin sa baba. Tingnan nyo siya, tingin ng tingin sa baba, tapos titingin uli. Ha? Kailangan sugpuin. Oh. Yan ang kailangan nating sagutin. Oh. Tingin. Tingin uli sa baba. Ako po si Angelica Panganiban, artista ng ABS-CBN, artista ng bayan. Artista ka talaga ng bayan. Te, ikaw na. Palakpakan! Ah, palakpakan! Wow! Okay, okay, okay. Artista ka talaga ng bayan. Ulitin natin ha, para ano, mas maganda ha. Okay, kasi wala yung ano. Ulit. Pasok. Labis, walang kulang. Oh, labis, walang kulang. Ang hinahanap po sa amin, ang aming mga tagapanood, ay katotohanan. At yun ay makakamit lamang po namin kung malaya kaming gumagalaw sa espasyo ng pamamahayag. Ay, kanina pa yan, oh. Dali lang. Pour natin one. Naniniwala ako na mahalin ang kung ano lang ang inyong dapat panoorin. Hindi po ay, ito sakit tama. Sa bangs to mga to, no? Hindi Grabe. Po ito tama sa bansa natin na may demokrasya. Lahat silang ano, mga sa artista naging makabayan na. May kalayaang mamili at Sus. Kalayaang makapagpahayag. Naku naman. Ang daldal nyo nga eh. Anong kalayaang makapagpamayag? Kayo nga ang pinakamadaldal dyan eh. Ang dadaldal ninyo. Non-stop yan. Halos inaraw-araw ninyo ang labas. Oh, parang nag-zoom kayo isang araw lang. Tapos ngayon may zoom na naman isang araw na naman. Tapos
pag, sa pagitan niyan, biglang may hihirit na artista. Kaya pag-usapan natin yan, si Vice Ganda mamaya. Hindi po tayo papayag na iilang tao na lang ang magdidikta sa atin kung ano ang dapat natin panoorin at kung ano ang dapat natin pakinggan. Sakit sa box. Ipaglalaban natin ngayon ano? Yung inyong karapatan, ano karapatan? At kalayaan na makapagpahayag ng inyong saloobin. Hoy, may karapatan kami. Nagagawa namin yun. Anong paglalaban mo yung karapatan namin? Nagagawa namin. Ito nga, oh. Oh. Kayo nga ang pumipigil eh. Ano, bakit yung pinipigilan? Sabi nyo, block, block, block. Oh. We will block. O kaya we will report. Oh. Kayo ang pumipigil eh. Yung mga kasama mong artista, pa-report, report, report pa ako. Idadamay nyo na naman ako. Ha? I-report. Oh, report ba, not buy? I-report ba, not buy? Oh, may nangyari ba? Ambira kayo. Report ba, not buy? Report ba, not buy? Tapos sasabihin mo, pinaglalaban mo yung kalayaan namin magsalita? Awa, kaninong kalayaan pinaglalaban nyo? Baka yung kalayaan nyo lang. Yung kalayaan ko na magsalita, wala na? Di mo paglalaban? Sus, ginuumar nga. Sus. Sana po, ganun din po kayo sa amin. Ano? Paglaban namin kayo, eh, ang dami-dami nyo nga lumalaban. Lugi-lugi na nga kami. Lahat ng artista nyo, pinagsasalita nyo eh. Sino pa bang hindi artista na nagsasalita sa inyo? Ha? Hindi ABS-CBN ang kalaban ngayon. Mm. Hindi po ang mga artista na nagpapahayag ng kanilang saloobin ang kalaban ngayon. Hindi talaga. Ang issue ay pre-mass testing. Ang issue ulit-ulit eh, sandali. Okay na yan. Yung huling... Oh, wait. Pagkain ang bawat pamilya. Okay na, nag-ano hindi na siya. Hindi po ABS-CBN ang kalaban. Oh, sige na. Virus ang kalaban. Okay na yan, okay na yan. Ang tal-dal nyo eh, papaulit-ulit.